mga kabagis, welcome back to my channel. Ang tagal at hindi nakapag-upload. So ngayon, nandito na tayo. Mayroon ng mga area sa amin na malapit sa amin na mayroong kuryente. So nakapag-charge tayo. So ilang weeks din, no? Mga almost 3 weeks din na walang upload. And yun na nga, maraming napinsala ng bagyong Odette dito sa area namin. Isa na yung bahay ko, yung extension ko sa labas, yun yung nasira. Pero sa loob, okay naman. Pero sa labas lang talaga, parang sinira, no? Buong extension. So ito, mga kabagis, mag sterilize tayo ng ating syringe. Gamitin natin to para sa first natin na injection sa ating mga diik. So kasi 2 weeks na sila nung Monday or nung nung Monday, 15 days na sila. So kailangan na mabigyan ng Nurovet, yung vitamins natin sa kanila, no? Pakita ko sa inyo maya-maya yung Nurovet. So ang mga biik natin ngayon, mga kabagis, nasa mga 18 to 20 kilos na sila. Malaki na. Ang bilis ng paglaki. So nasa mga 1.5 yung ating ibigay na vitamins na Nurovet. And then magbigay din tayo ng purga afterwards dun sa Latigo 1000. Ipapowderize ko na lang para isang turok na lang yung gagawin ko ngayon. So yun. At saka mayroon na tayong i-announce pala, kabagis, doon sa nanalo regarding sa mga suggest, I mean yung hula ninyo or yung tingin ninyo kung buntis ba or hindi. Kasi hanggang ngayon, ang ating alagang inahin ay hindi talaga nanganak. So, di ba na mayroon akong promise na mayroong mananalo doon. So, i-announce niya. So, yan. Yan yung sinira ng bagyo. So, malaking ano, trabaho yan. Yung buong ano kasi yung sinira, yung angle bar at saka sipor lens, tapos yung bubong, kailangang palitan lahat. So yun yung sinira. So ito, naka-sterilize na, mga kabagis, yung ating syringe para igamitin natin sa pag-inject. Tingnan nyo yung mga bubong ng aking kulungan, oh. Sirang-sira. Anyway, let's move on. Laban lang, no? So ayan, mag-ano tayo, mag-inject tayo, mga kabagis. Ito na pala sila. Dik-dik-dik-dik, oh. So, malaki na, tingnan nyo. In 15 days, kasi kinuha ko to, 9 kilos lang yung isa, tapos 11 kilos din yung isa. Pero within 15 days, ito na yung ano nila, katawan. So, kailangan na ma-injectan. Kasi makikita ninyo, may mga ano sila, galis or tawag yan, katikati sa katawan. Isa yan sa ano natin, gagamutin yung ivermectin, mga kabagis. Ipainom din natin. Pwede din yung sa purga, pero ang gagawin ko muna ngayon is ilatigo ko na lang muna sila. Then after that, magbigay tayo ng ivermectin after 2 weeks din. So yun. So ito na pala yung ano, kabagis, na hindi talaga siya buntis. At dinayet na namin. Taba lang talaga yun. Hindi talaga siya buntis. So ayan. May yung mananalo maya-maya, i-mention natin, mga kabagis, ang 500 pesos na worth of load. So, nakahula. So i-announce ko yan, mga kabagis. So ito, mga kabagis, ating gagawin, so first palang talaga natin itong in-open bagong bigay ito, kasi, mga kabagis, para sana ito sa mga anak natin na inahin or dumalaga, pero hindi siya buntis. So kailangan natin hintayin mag-heat na naman yan para mapakastahan natin or mapa-AI natin. So ito, magbigay tayo ng 2 ml. 2 ml ko na lang to, kasi mabigat naman na, almost 20 kilos naman na to. 2 ml natin, mga kabagis.
Maganda dito sa Norobet talaga is ano siya, effective sa mga ang ano nito natin dito makamagis is talagang bibilis yung paglaki nila. So yung update natin, di ba, nasa mga ano pa lang 18 to 20 kilos to, pero after mga 1 month ito mula mabigyan natin, talagang napakalaki yung improvement ng kanyang katawan at pagbigat. So mag-inject tayo mga kababis. So basically ang pag-inject ko dito is doon sa kanyang bandang kwetan. I hope may pakita ko paano ko gawin. Ang hirap ikaw lang yung mag walang assistant. Yun mga kabagis, as you can see, mayroon na tayong konting tubig dito, no? Kasi yung sa area namin dito, pinalagyan ng generator. Iwan ko kung sa government ba yan or ikakaltas na naman yan doon sa ating bill sa tubig, no? Or ano nila, iwan natin.
Tingnan natin kung ano yung update diyan, pero may tubig na kami pero wala pang ilaw. So no, yun, pina-injika natin ng vitamins. At napapansin niyo mga kapag sa mga ganyang edad na mga baboy or bee, prone yan sa basaang dumi nila. Kaya itong isa basa, hindi naman ganoon kabasa talaga. Pero ang ginagawa ko, habang binibigyan ng vitamins, pinapakain o papakain din natin ng talbos ng kamote. Ng talbos ng kamote. So ganyan lang kabagis ng basang dumi. Wag mag-inject ka agad. Napakainin nyo lang ng konti. Kinabukasan, okay na yan. Tapos kumain, no? Ito mga durok to na mga baboy.